kaming naghahay ng Certificate of Candidacy sa pagka-senador ngayong araw dahil sa paniniwalang swerte umano ang petsang October 4. Live mula sa Tent City sa Manila Hotel, magbabalita si Mobile Journo Merrimon Reyes. Merrimon, anong update dyan? Maswerte ang araw na ito, hindi lang dun sa pungsoy dahil lalo ding tumaas ang numero ng senatorial aspirants ngayong araw na ito. Naghain na kanina ng COC ang anak ni Senator Cynthia Villar na si Camille, na sinasabing maghahain daw siya ng bagong mukha at boses sa Senado. Nang tanungin tungkol sa issue sa kawalan ng lupa at magandang pamumuhay ng mga magsasaka, sabi ni Camille passionate naman daw ang kanyang inang si Cynthia sa agri-sector para mabigyan sila ng sariling lupa itong mga magsasaka. Kasunod naman ni Villar si outgoing Makati Mayor Abby Binay sa ilalim ng Nationalista Party at parte pa rin ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas Coalition. Pangako niya raw ang pag-push sa expanded social programs at yung pag-isaayos nga ng local government units. Hindi siya nagbigay ng komento tungkol sa pagharap ng kanyang asawang si Luis Campos at kapatid na si Nancy Binay sa posisyong alkalde sa Makati. Tungkol naman sa pag-alis ni Senator Aimee Marcos sa Alyansa, ang sabi niya, welcome pa rin si Marcos kahit sa pag-iikot ng kanilang partido. Alas 8:30 rin ng umaga ngayong Biyernes, dumating na ang 11 kawani ng senatorial slate ng Makabayan Block. Franz Castro mula sa ACT Teachers Party List, Arlene Rosas at Liza Masa ng Gabriela, Jerome Adonis mula sa Kilusang Mayo 1 na ipinaglalaban ang labor sector, Danilo Ramos ng Kilusang Magbubukid, Modi Floranda ng Piston, Amira Ledasan para sa Moro Community, Ronel Arbulo para sa mga mangingisda, Teddy Casino ng Bagong Alyansang Makabayan, Nurse Jocelyn Andamo at si Mimi Doringo. Hindi na raw sapat ang pagtakbo ng tingi-tingi kaya sila nagsanipuwersa upang magrepresenta sa iba't ibang mga sektor para sa Senado. Sa ngayon, pumapatak na sa 52 pataas ang formal ng naghain ng kanilang COC bilang senatorial aspirants at aabot naman sa 40 ang mga nag-file para sa kanilang partido. Hanggang ngayon, October 8 na lang ang filing ng COC at ang Certificate of Nomination and Acceptance mula 8 a.m. hanggang 5 p.m. Hindi na rin pwedeng magsagawa, paalala ito ng COMELEC, hindi na pwedeng magsagawa ng substitution pagka natapos na ang filing week dito sa COMELEC din. Cheryl? Mayroon ba tayong nababalitaan ng mga magfa-file pa na malalaking pangalan mamayang hapon? Sa ngayon, Cheryl, inaabangan pa natin kung sino yung mga pupunta dito pero inaasahan natin na iba pang mga party list nominees, posible pumunta sila dito. Titignan din natin kung ito bang si Mayor Baste Duterte ay magfa-file din sa pagkasenador dahil nga nabanggit ni Senator Bongo kahapon, na Senator Bato de la Rosa rather, na kung sakaling magdedesisyon itong si former President Rodrigo Duterte na tumakbo bilang alkalde sa Davao, posible at open sa pagtakbo bilang senador itong si Baste Duterte. Kaya titignan natin sa mga sunod na oras at araw kung sino pa ang magpa-file ng kanilang COC. Cheryl. Maraming salamat, Merrimon Reyes.